welcome back again to another vlog. Ito nyo yan. Yung ating SpongeBob, nakasabit pa din siya dyan. Siguro bukas pa ako makapaglinis ng kwarto namin. Ang gulo. Kailangan ko magwalis, baklasin sila lahat. Magwalis, maglampaso, ayan. Pang-achingin ako. Nag-spray kasi ako alcohol. Alit ng bedsheet, lahat, maglinis. Ayan, so, baba tayo ngayon. Luluto si Mami Yuki nyo ng adobong sitaw. Nag-crave ako sa adobong sitaw ni Simply Race. So, yun ang ating dinner. Pero bago yun, masok ako sa looban. Pinagupit ako kasi si Yumi. Na ano siya, maiksido yung gupit niya. Maano lang naman yung gupit niya. Binawasan ko lang ng konti. So, mordi ako sa loob ng takoyaki. Ayan. Kikrave ako sa takoyaki. And natikbang ko na siya noon. Nasarapan ako. Tapos nag-try ako ng ibang takoyaki, diba? Yung parang sa puntiso. Hindi ako masyado nasarapan. So, eto yung sashi takoyaki. Yata. Dito, kung taga, dito lang kayo around Bagbag, Novaliches. Ayan. Available siya dito sa loob ng Goodwill. So, tikman na natin siya. Excited. Ano? 6-100. Pero malalaki naman siya. Yan, bagong luto. Spicy yung sauce na gusto ko. Ayan, guys. Ang sarap niya. Tsaka malalaki talaga siya. Ayan, kain tayo. Ayan, guys, kain tayo. Tikman natin to. Ayan, ang sarap. Takoyaki. 100 lang siya. O, siguro sa mga area nyo, may mga nagtitinda rin ng takoyaki, diba? So, yun. Kain tayo, kain. Gulo ng mga bata dito sa tabi ko. Ayan, kita nyo. Masarap kain. May grape juice na bili ko sa SNR. Ayan, masarap niya. Masarap ng lasa niya. May apple siya, tsaka grapes. Singapore. Made in Brazil. Ayan. Masarap siya. Nasa 200 lang siya. Ayan. No preservatives. 100% juice. No added. No aroma added. No preservatives. Ayan. May iba-ibang flavor to. May grape juice. May mangga. May orange. Ganon. Kain muna tayo bago ako mag luto. Kain, guys. Mga in-order ko sa Shopee, guys. Mamaya buksan natin. Kung ano yung mga pinag-order ko sa Shopee. Open natin siya mamaya pagtapos ko mag-dinner. Kain. May dumating sa Shopee. Ang laki-laking kahon. Hindi naman malaki, pero hindi ko matandaan. Ano ba yung order ko? Bakit nakakahon siya ng ganun? So, mamaya natin mahalaman pag binuksan natin siya. So, kain ko muna to, guys. Sarap niya. Tapos ito, guys. So, milk tea. Made in Japan. Kirin. Alam niyo, grabe. Ininom ko yung kalahati nito. Isang araw. Hindi ako nakatulog. Parang ang lakas niya sa caffeine. May mga tea kasi na may caffeine, di ba? Nakatulog na ako. Nas 11 ng tanghali. Kasi ininom ko siya ng madaling araw. Grabe. Kasi ako pag uminom ako ng kape, kaya hindi ako masyadong nag-iinom talaga ng kape, lalo na pag alanganing oras. Pwede umaga. Pero minsan nga kahit umaga, may effect pa rin siya sa akin. Hindi ako makatulog. Hirap ako makatulog kapag nakapag-take ako ng may caffeine. Pero eto, masarap siya. Ang tapang ng lasa ng pagka-tea niya, mahilig ka sa tea, okay na okay siya. Sa grocery, guys, sa important section, makikita niyo siya. Ano lang siya? 98 pesos? Sarap. Lasang tsaa talaga na may gatas. 1 hour later. So, ayan, mag-isa muna tayo, guys, ng sibuyas bawang. Mag-rice na ulit mamaya, okay? Opo. Nathan, gusto yata isang araw lang mag-rice. Ayan, so gisa muna natin siya. Pag nagisa na to, alisin muna natin siya para hindi siya masunog. Tapos igigisa naman natin, ipa-fry natin yung pork. Kasi pag iniwan natin dyan, masusunog ang bawang sibuyas.
So ngayon, gisa muna natin siya para lumabas yung aroma. Tapos lagyan na natin ng pamintang buo. Kasabay na silang ano, lumabas yung lasa niya. Ayan, okay na siya guys. So, alisin natin muna siya para hindi masunog. Medyo nag-aano na siya. Nagpapalit na siya ng ano, kanina matubig siya. Ngayon, unti-unti na siyang nagmamantika. So, hayaan lang natin siya ng ganyan para mamaya ma-fry na siya sa sarili niyang mantika. Ngayon, maglalagay na tayo ng konting pepper and salt para magkalasa yung ating pork. Ayan, para masarap. Salt naman. And pamintang ano, yung pino. Ayan. Ayan. Hayaan na natin siya. Maya-maya lang yan. Mantika na yung papalit dyan. Many, many minutes later. Ayan na siya guys. So, nilinig yun na siya. Yung nagsisimula na siyang mag-fry. Ito na yung time na kailangan na natin mag-ingat. Kasi may mga taba eh. Matalsikan tayo. A few minutes later. Ito na yung stage na mag-aaway-away kayo ng baboy. Kasi ano na siya, nagtatalsikan na. Ayan. Kita nyo, brown-brown na siya, napag-fry na siya. Kaya pwede na yan. So, ilagay na natin yung... Ano, igilid na natin siya. Ilagay na natin itong sibuyas ulit. Ayan. Ngano lang natin na maluto konti yung pork. Tapos, eto, kamatis. Maraming kamatis, mas maganda. Kasi yan yung magpapalasa and magpapakulay nung sauce natin. Ayan. Ayan na natin siya maluto, lumambot para kumatas yung kamatis. Tapos, ayun na, titiplahan na natin siya. Lalagay na ako ng garlic powder. Ito yung ginagamit ko. Ayan. Kung wala kayong garlic powder, okay lang naman na skip nyo. Pero kung meron, mas okay kasi mas malasang ano, garlic. So, ayan siya. Malambot na si kamatis. So, ito na yung time na maglalagay na tayo ng soy sauce and water. Soy sauce muna ilalagay natin. Tapos, isusunod natin yung water para kumulo na siya and mas kumatas pa yung kamatis niya. Ayan. Ang sarap nito guys, i-try nyo siya, no? Sobrang yummy. So, ito lang yung toyo na gagamitin natin. Konti lang. Para kumulay lang siya. Dahil pag mamaya, kumulo na yan at nabawasan na yung... nag-reduce na yung water niya, iitim na din yan. So, nasa sa inyo na yan, guys, kung gaano karaming water or sauce ang gusto nyo. Gaya namin, masos kami. So, dapat medyo madami ang water namin. So, ayan, hintayin na lang natin siya kumulo. Mamaya na natin ilalagay yung sugar sa huli. Yan na yan, guys. Kung gusto nyo na mahang, lagyan nyo na siya ng sili. Pero kung may mga bata kayo nakakain, okay na yan. So, takpan na natin siya and hintay na lang natin siyang maluto. Many, many minutes later. Ayan na, guys! Nalagay na tayo ng sugar. Ayan, konti na lang yan. Luto na siya. Sugar na lang yung lalagay natin. Ay, maglalagay pala ako ng konting oyster sauce pala. Para ano, mawala yung konting alat pag may oyster sauce. Ayan, sugar, mga 1.5. Ganyan. Mabahala na kayo. Depende sa tamis na gusto nyo. Tapos, oyster sauce, kahit ano. Pero ang gamit ko ngayon ay likongki. Ayan, konti lang. Ayan, okay na yan. Sealing green pa pala. Lagay tayo sealing green para may bango effect. Ate Gina, pasuyo, sealing green. Dalawa.
Yan, parang may bango effect lang siya. Pero kung walang bata kakain, kayo lang, putulin nyo. Para may, ano, kick ng konting anghang. Diba? Masarap yun. Ayan, so sealing green na lang. Ayan natin itong sealing green. Ayan, marami kasi ako sealing green lagi sa ref. So, lagay na natin siya para maganda. Tigil ko na yan. Napatigil na si Joshua sa pag-computer kasi mamaya, maliligo pa. Tikman na natin siya, yung sauce. Ayan. Ano pa? Konting asin. Asin na lang guys ang kulang. Konting-konti lang. Salt. Ayan. Tapos, okay na siya. Okay na yan. Nagay na tayo ng sitaw. Para makakain na. May sabaw pa kaming sigang eh. So, magsisigang yung mga gusto ng sigang. Sitaw na tayo. Maraming sitaw. Favorite ko kasi ang ano, sitaw guys. Nathan. Pinotopak na naman si Nathan, mga madam. Yan, takpan na natin to para maluto na siya konti. Ayan, ang ating ulam, adobong sitaw. And, ayan, sinigang na, ano ba to? Pork ribs. Ayan, tapos meron tayong mangga. Kain tayo! Kain si Nathan guys, kain tayo. Sabaw siya. Tinabi niya na kagad yung mangga niya. Tapos maubusan ng mangga. And guys, mag-haul na tayo! Unboxing haul! O kung ano man tawag dyan. Ayan. Buksan natin yung mga shopping pinamili ni Mami Yuki nyo. Excited na ako maghintay naman ito. Ayan, ang laki nito. Ano? Pero mamaya na siya. Open na tayo. Ito yung first. Na-alkoholan na siya ni Mami Yuki nyo. Ito. Alam ko na siya. Nafilip ko na siya noong isang araw. Ito ay, ano, coffee strainer. Ayan. Ang laki. Yan. Hindi ko na-imagine na ganito siya kalaki. Ate Gina, paabot niya ng baso ng pangkape. Akala ko maliit lang. Nasa ano siya, 300 plus ang bili ko dito. And stainless daw siya. Mukha siyang matibay. Tapos etong dulo, goma siya. Gusto ko yung mga ano na, kapeng barako. Lalo na pang Batangas. Ang sarap niya. Tapos alam niyo, hindi siya ganun ka process na kape. Alam niyo yun, basta gets niyo na yun yung sinasabi ko. So gusto ko ng kapeng barako. And ang hihalo mo doon, muscovado sugar. Ay ba, gusto ko na magkaping barako. Ayan. So, igaganyan mo lang siya. Ipapatong mo lang siya ng ganyan. Nilalagay yung kape dito. Lalagyan na mainit na tubig. Tapos, magdidrip na siya pababa. Ganyan na siya kasimple. Ayan. Ayan yung ano niya, bukas niya guys. So, ilalagay ko na lang lahat ng link dyan sa baba. Or yung name ng shop. Alam niyo naman si Mami Yuki nyo. Hindi siya techie. Kaya kung may link, ayan. Baka kaya kong gawa ng paraan. So, ayan. Ayan lang siya. Kasi, may coffee maker ako dati. Pero parang, alam niyo yun, ang mahal ng coffee maker. Yung matino at magandang coffee maker. Pangalawa, nakakatakaw spill siya. And hindi naman kami araw-araw nagkakape pag nasumpungan lang. At least ito, hindi mo siya gagamitin. Taong mo lang siya sa plato-platuhan mo, sa basu-basuhan. Hindi siya ganun katakaw space. So, tingin ko, good na good to. Itry natin siya kapag magkakape ako, okay? Mga bata naglalaro. So, hello, dalawa yung in-order ko. Ayan, para sa tatay ko, gagamitin niya. So, mamaya na to, alam ko kung ano naman nito. Ito, order ako ng apron. Mamura lang to. Tapos ang ginagawa ko, nag-order ako ng alas 12 ng madaling araw or bago mag-alas 12 para free shipping. Hindi na gumastos si mama niya ng shipping. Ayan. So, ayan. Ito yata pa ang bili ko, 39, 49. Hindi ko natanda. Mura lang siya. So, pag nag-bake-bake kami, nangangati yung ano ko, ilong ko. Pag nag-bake-bake kami,
may magamit kaming ano, props. Props na sa props na nagki-kitchen kami. Ayan. Cute siya, yung size niya, pero ang size nito ay pang-kids lang or pang-teenager. Ayan. Kasi sa akin para lang siya naging ano, mini skirt ang dating niya. Pero okay naman yung klase nung tela niya. Ayan, so meron na tayong apron. Pang-pangtulad lang ni Kila Kuya Josh, ni Lati Yumi. So, dalawang klase yan. So, next, tingin ko ito yung in-order kong ano, pambalot ng upuan. Cover. Ayan, mga ano talaga, ano, pambahay. Ito. Wala man lang siyang plastic, diretso pouch na dito. Ano siya, tela. Ayan. So, pambalot siya ng upuan. Isa lang muna yung in-order ko, guys. 90 pesos siya. Kasi hindi ko talaga alam kung mag-fit siya sa upuan namin. Kasi sayang naman kung hindi, di ba? Eh, 90 pesos isa. Medyo marumi na rin kasi yung upuan namin. Tsaka gusto ko bigyan siya ng ibang kulay. So, mamaya i-fit natin siya kung magkakasya siya. Next, ito. Lipstick from Details Cosmetics. Ayan. Naglabas sila ng ano, diba, ng mga bagong lipstick. Yung mga influencer, mga YouTube creator natin. 12 sila. Sila Ashley. Tapos, basta yung mga iba pang ano, influencer. Sabi ko, ito, try ko muna siya kung magugustuhan ko. Kasi baka pag hindi naman humiyang sa akin, magbakbak yung lips ko, eh sayang yung pera. Ayun. Kaya dalawa muna. Dapat isa lang. So, dalawa na yung binili ko. Bahala na. Para support kay Mami Heidi. Tsaka, gusto ko yung lipstick shade ni Mami Heidi. Kasi ganun din yung mga bet kong color ng lipstick. Ito, $1.99 lang. Tapos nakuha ko pa siya ng free shipping. Basta bibili kayo ng ano, ng bago mag alas 12 or alas 12. Ganyan siya. Oh. Wow. Ganda nung ano, feels, no? Ano, kahon. Maliit lang. Si Ashley. Yeah, si Ashley kaya panood ko. Gusto ko din yung lip color ni Ashley. Pero hindi ko alam kung babagay siya sa akin. Tapos naka-sealed siya. No? Tsaka na natin siya open. Pag ginawa ko na siya ng video, basta ganyan siya. Try natin. Ay, maganda. Ito, kay ano to? Kay Mami Heidi. Tapos may pa-fresh silang Palmolive. Ayan. Wow, thank you. Suki ako ngayon ni Shopee. Kasi mas mura ha, for me guys, compare nyo siya kay Shopee tsaka kay Lazada. Mas mura, may mahanap kayong mas mura kay Shopee. Compare kay Lazada. Pero okay din naman si Lazada, maganda din naman si Lazada. Pero kunyari, katulad ng iPhone case, doon makikita ko. Nasa 290, 300 plus, tapos isilip mo na ako kay Shopee. Doon kay Shopee, ano lang siya, 130, 120, ganun lang. Pero same lang din. Yeah, pero yung mga ganito, same price talaga kahit kay Lazada or kahit sa kayo pumuntang website or ano, same. Pero yung mga ibang item na yung mga overseas or yung mga simpleng online seller, mas mura kay Shopee. Tapos ito yung kay Mami Heidi. Ayan, ang bigat niya. $199 lang siya. Excited na ako. Velvet Glide Lipstick. Velvet Glide daw. Pero powder daw. Na may pagkamat daw. Ewan natin. So, try na lang natin siya sa mga susunod. Next, ito. Lazada. In-order ko to sa Lazada. Kapit-barako. Ayan. Batangas daw talaga. And sa review niya, sobrang ganda ng mga reviews. Kaya legit daw, mabango. And in fairness, kahit hindi pa siya natitimpla ngayon, ang bango-bango niya. Nababanguhan ako sa kanya. Ang gusto kong mag-try, tumikim lang ng konti. Luwa tayo. Tikim tayo konti. Ayan. Sobrang ganda ng mga reviews niya. Kasi yung pinili ko, yung grind na. Kasi pipili kayo kung grind, buo, medium, fine, or whatsoever. Hindi ko masyado alam. Kapimbarako, ayan, fine, medium, or yung mga buo-buo pa kayo na mag-grind. 100% pure ground coffee from Lipa, Batangas. Gustong-gusto ko talaga ng Kapimbarako. Mula na nakatikim ako ng Kapimbarako from Batangas, hinahanap-hanap ko na yung lasa niya. And sobrang sarap niya. And sabi, may nagsabi sa akin, mas okay daw sa health
ang mga gantong kape kaysa daw sa mga 3-in-1, sabi. Pero wala naman, hindi naman ako against kung uminom tayo ng mga 3-in-1. Siyempre, minsan, masarap din naman talaga ang mga 3-in-1, tsaka instant lang, lagay mo lang doon sa baso, tubig lang na mainit, okay na. Eh, ito, magaganto pa tayo. Ayan, so mamaya gusto ko mag-try. Tikim tayo ang bango niya. Mura lang to, 175 kalahating kilo. Ayan. So, dalawang pack yung in-order ko para isa ibibigay ko sa father ko kasi mahilig din siya mag-coffee. Ayan. Lalagay ko na lang dyan yung link, ang bango niya, tsaka ang ganda ng mga reviews sa kanya. So, i-try natin. Okay ba siya? Last item, guys, itong nasa box. Ayan. Mukhang alam ko na kung ano to. Sinilip ko kanina sa Shopee ko kung ano yung mga item na dumating. Bago sana akong mag-haul, isa na lang yung hindi dumarating. So sabi ko, sige na, buksan na natin siya. Total, kating-kating naman na ako buksan siya. Ayan, ang laki niya. And proper siyang na ano, na balot. Secured na secured. Matinutong kami yung seller na to. Huwag ganito. Ayaw niyang masira yung item niya. Ayan, sa sobrang secure, hindi ko na lang paano siya buksan. Balikan ko na lang kayo, guys. A few minutes later. So, ayan siya, mga naka-box. Ito yung order ko para sa mga bata. Yung para kayla Josh, 160, kayla Chloe, 165 pesos. Yung para sa dalawang anak kong is, sila yung ni ano, parang 136 lang. Ayan! In fairness ha, naka-box na. Pwede pa regalo. Nakababot ka. So, ayan guys, nabuksan ko na siya. Medyo matagal yung part ng pagbubukas kasi lahat binaburap niya kasi nga naman babasalin siya. And legit na glass na talaga siya. Ayan. Ganyan siya. Ito 136 lang siya. Tapos may lid siya sa taas. Takip. Ayan, may takip siya. And yung takip niya parang ano. Oops. Nabuksan na siya. Yung takip niya, parang ano, acrylic, tawag dito, feels, gano'n, hindi siya glass. And may gano'n siya, para dito ka iinom, and lagayan ng straw. Kung straw ang balak mo, kung hindi ka mag-straw, takpan mo lang siya. Ganda. Tapos may kasama siya, straw din na goma. Siguro itong straw na goma, hindi ko siya gagamitin. Kasi may mga stainless straw naman kami, so yun na lang gagamitin ng Muffins. Pero ito, legit na glass. Pwedeng pang regalo, pwedeng siya pang gift. Ayan, tapos meron din siya mga ml. May sukatan. Kung may titimpla kayo, may sukatan kayo. Ayan, hanggang ano siya, 400 ml. And nakaprint talaga siya sa baso. Ayan, maganda siya. Binili ko to para sa mga anak ko. Pang Milo nila. Pwede kasi daw to sa hot and cold. Ayan. Or pang milk nila. Basta kung ano man or mga kalamansi juice, mga juice. Ayan. Basta may takip para hindi tumakon. And pagandahan kasi sa glass, diba? Hindi siya nag-sustain. Hindi lang siya nangangamoy. Pero kailangan lang talaga siyang ingatan. Tapos itong isa. Yes po. Ayan. Yes po. Si Snoopy. Ayan. Si Snoopy yung isang print. Same lang din siya. Ayan, okay naman siyang lahat. Ayan, napanood ko to kay ano eh, kay Ashley. Mahilig kasi siya bumili sa Lazada, sa Shopee, ayan. So nakita ko to sa kanya, ito yung ginagamit niya pang ano, pang, yes po, pang kape-kape. So binili ko to para sa mga bata. Minsan, manghihiram nila ako sa kanila. Ayan. Next, ito, dalawang baso. Babasagin din, medyo mabigat lang nga talaga siya. Baka hindi pa siya magamit nung dalawang paliit kasi mabigat siya and babasalin. Opo, madumi, don't touch. So, same din sila ng feels, may acrylic. Kaya ako naman binilang yung dalawang bata, lalo na si Nita, kasi malaki na siya. Gusto ko sana magganto na lang siya sa gatas niya. And ayun nga, may sukatan. Basta iba pa rin ang basong babasalin eh. Diba? Tapos ayan, may kaya lang, careful lang sa pagpapagamit sa dalawang kids kasi mabigat siya. And lahat sila may free na straw. Ayan. So ito kay Ate Chloe, unicorn. Tapos ito kay Nathan, deer. Pero nga mabigat. Baka ako na lang gumamit. Or gagamitin nila, meron bantay na nakakatanda. So ito may isa pa, same unicorn. Bibigay ko siya kay Megan. Ayan, mga items.
Ano to? 165. Mas mahal yung may handle. Ito, 136. Next, last item. Dirty dito na yung tandon na. Don't touch nga. Kaya pare-pareho kaming ina-achieve. May naamoy kaming hindi maganda. Ito, clap tap bra ba tawag dyan? Hindi ko alam. Parang binili ko 65 pesos lang. May foam sa loob. Ayan. Naalis yung foam niya. So, pwede kang magpalit ng foam. Maraming kulay to. Wala lang. Natuwa lang ako. Kaya ako siya binili. Pero, hindi naman magkakasya sa akin to. Binili ko to para kay ate. Ano? Ate Yumi. Panggamit niya. Wala lang. Matuwala ako sa kanya. May binili rin ako ganun sa Shopee. Gantong kulay din? Parang kulay. Oh, may binili rin daw siya sa ganito sa Shopee. White and black. May siya sa white and black. Ayan, dami na. So, ito naman ang ibibigay ko sa kanya. Ayan. Pag-trip niya na. Ito magkakasya na kay ate to. Pero sa kay mami yung hindi magkakasya. So, yan lahat yung mga nabili ko, guys. So, limpitin ko lang to. Tapos, i-fit natin to. May upuan. And magtimpla tayo ng konting coffee kasi nami-miss ko na ang kapeng barako. Pag dumadayo talaga ako Batangas, umiinom ako ng kapeng barako. Tapos maraming mga kainan doon na free sila ng kapeng barako. So let's go guys, ligpit muna tayo! Many, many minutes later. Ligpit na natin siya dito. Actually, ang ganda talaga nito. Nung lumipat ako dito sa bahay namin, ang team na gusto ko sa bahay ko, ewan ko ba, masyado akong gusto ko yung color gray. Black, ay hindi black, brown, gantong kulay. Basta gusto ko yung gantong kulay or yung makahoy, wooden type na itsura. So, ang nangyari naman kasi yung pintura namin, ganyan, ganyan, dapat puti. Tapos yung sofa ko, gantong kulay din. Tapos yung dining ko, gantong kulay din. So, parang lahat na naging gantong kulay, parang masyadong malungkot. Ayan, so mali. Ayan. So, ayan, nakabili ako ng ganito, 90 pesos siya. And hindi ko talaga alam yung sukat niya. Kumbaga, nagpakasakali na lang ako. Tinignan ko yung sukat na sinabi nung seller na nakapost. Tapos, sinukat-sukat ko na lang siya. So, try natin siyang i-fit. Para mag-iba lang ba, magkaroon lang ng ibang kulay. Para hindi masyadong parang patay yung kulay. Yeah, parang malaki tong bangko ko ah. So, dadamitan natin siya. Maraming ano to, maraming klase. Ayan, pupasok na lang siya guys. Stretchable siya. Nauunat. Ayan, parang okay no? Yung tela niya, parang ano, cotton spandex. Ganun yung feels niya. Medyo dandahan lang pag naglagay tayo ng ganito. Parang kakasya naman. Pag nakasya to, order ko pa, kukletuhin ko siya. Pero bago yun, dilinisin ko to. Pababanguhin, tapos ibibilad sa araw, mabumango siya. Kasha. Uy, kasha siya. Pag mag-fit. Oops. Oopsie. Parang dun na nagkatalo. Akasha naman guys, hindi ko lang naipasok sa likod masyado. Ayan. Hanggang dito lang kasi dapat ipasok ko siya. Pagdo pa baba. Para mag-cash. Pero may tendency mapunit to. Kasi medyo malaki yung upuan ko. Pero kung mas maliit yung upuan nyo, okay siya. Magka-cash siya. Pero ano na lang. Bandahanin na lang siya para hindi siya maano, mapunit. Ayan, ganyan siya guys. Ay, naman siyang tingnan. Ang cute niya, diba? Ayan, 90 pesos lang siya. So, bibili pa ako ng ganitong kulay. Dalawang kulay, order pa ako. Para may damit na tong mga ano natin. Nagkasya naman siya. Nagkamali lang ako ng pasok kanina. Kaya medyo parang ano, may na-stretch na tela. Pero dapat sinagad ko muna siya dito sa dulo. Yung may pakita mo, ayan, dapat sinagad ko muna siya dito sa dulo bago ko binatak doon. And dito lang kasi siya, tapos pinilit ko ng patangin. Pero buti, hindi siya na punit. Ayan! So, gagamit tayo ng isang kutsara. Hindi ko talaga alam kung gano'ng karami guys, first time kong magtitimpla na ganito. So, isang kutsara na lang gamitin natin. Isa lang ba? Paano ba? Kasi baka tumapang. Bahala na si Batman. So, 1.5. Something yun. Haya muna, mami, okay? Ano to? Opo.
Okay. So, try natin siya. Magbusa tayo ng water. Nandito lahat ng mga anak ko, guys. Okay, okay. Anak, mainit ha, Alice Jen? Ayan. So, ayan muna natin siya. Mabilis yung pag-drip niya, ha? Ayan o. Ang bilis ng pag-drip. Paglagay ko ng tubig, nagdi-drip na kagad siya. Ayan. So, maganda kasi siya dahil stainless siya. Ayan. Ayan na. May instant coffee na tayo. Gusto ko bumili yung press coffee. Bibili din ako nun. Gusto ko bumili na lang sa SM para sure. Tingnan ko kung anong pinagkaibahan pagdating sa lasa, kung mas okay ba yun. Gusto ko sana bumili ng mga filter. Kaya sabi ko, parang hindi siya ganun ka-linis ba? Nabibili ka ng ganoon, di ba? Kumbaga, ginagawa lang din siya. Siguro, tagalan na lang natin yung paglagay ng tubig. Huwag bigla para, tsaka paikot. Paikot sa sa strainer. Yan, huwag bigla para, pero mabilis talaga yung bagsak nung kape. Ang bango ng amoy niya, ha? Legit na kapeng barako. Ayoko bumili, guys, nung ditapon. Kasi parang hindi siya ganun kasanitize. Siyempre, sino humahawak mo, tapos papel tapon-tapon, di ba? So, ito, mas maganda na. Kumbaga, hugasan mo lang siya, magagamit mo. Reusable siya. Hindi katulad nun, tapon na, tapos bili-bili pa uli. So, ayan na. May coffee na tayo. Bangon niya, tapos maglalagay na tayo ng sugar. Ayan. Tingnan natin kung may changes sa lasa niya. So, maglagay na tayo ng, mga anak ko, nandiyan, nagdi-drip pa siya. Pero ang bilis ng pag-drip niya. Maglagay na tayo ng muscovado sugar. And iba nga, may lasa yung muscovado sugar talaga. So, 1.5 scoop yung nilagay natin, or spoon pala. May ibang effect yung muscovado sugar. May lasa talaga siya, diba? So, ayan. Tikman na natin to. Baka matapang yung pagkagawa ko. Yes. Tsaka pino lang yung strainer. Hindi si Kuya Joshua. Coffee lover din kasi siya, guys. Pero hindi ko siya masyado pinagkakape. Tikim-tikim lang. Kaya nakarinig ng kape. Ayun. Sumunod sa nanay. Tikman natin siya. Ayun, guys, ang tapang nung pagkagawa ko. Siguro kung gagawa ka nito, yung isang scoop nito, pero hindi punong-puno. Ayun na nga pa sinasabi ko. Dagdagan ko na ng sugar tsaka water. Ayan, guys, kita nyo, binawasan ko ng kape. Tapos dagdag na lang tayo ng tubig. Masyadong matapang. Tapos sugar. So, ayan, guys, okay na siya. So, yung ginawa kong pagtimpla, pang tatlong baso, yung dami niya. Siguro kung isa ka lang, yung kalahati lang nito. Masyadong matapang. Pero natikman ko na siya, ang sarap niya, okay siya. Ayan, so, magpa-coffee lang si Mami Yuki nyo. Ayan, guys, naingit yung mga bata. Gusto lang talaga nila gamitin tong mga bago nilang baso. May mga tumbler sila, yung nabili ko sa SNR, buy one, take one. Para 100 na lang isa. So, ngayon, ito, ayan, babasagin naman. So, ingatan nyo to, ha, kung mabasag nyo. Pwede siya sa mainit, guys. At sa malamit. Ayan, o. Sarap nito. Nabibili ko siya sa Landers, or minsan meron sa SNR. Pura lang to. Ayan, tapos lagay na tayo ng tubig. Konti lang, para matunaw lang yung powder. Kasi gusto nila malamig. Or ilagay muna sa freezer mamaya. Para mas lumamig pa. Kasi wala kaming ice ngayon. Hindi kami nakagawa ng ice. Lagay na tayo na malamig na tubig. Tapos ipapa-freezer ko na lang sa kanila. Mommy, gagawin na ito. Opo. Mommy, ba't nakutulak ako? Tapos yung straw ng mga bata, yung na lang. Stainless. Ayan lang, takpan lang natin siya. Okay na siya. Ayan. Wow. Ang cute. 136 lang. Panang pangregalo. Lagay lang natin siya sa freezer. Tapos okay na siya. Ay, guys, umakit muna akong kwarto. Paliliguan ko na si Nathan. Tapos,
may ayos lang ako, tapos magsha-shower na din ako, tapos mag-e-edit na. Pinakita ko kay Daddy Ariel nyo yung ano, seat cover na nabili ko. Picture na lang, kasi nubarang ko na nga siya, diba, para labhan. And bibili ako ng dalawang set pa uli. Same design yung isa, tapos isang set para palitan. So, kasya na kasya siya sa malaki upuan, ha? 90 pesos isa, Dad. Cotton spandex siya, pero maganda. Ano, Mi? Sabi ni Daddy, ang ganda. Ay, okay yan, para magkaiba naman, magkaroon daw ng ibang design or kulay yung dining set namin. Ayan, so, kakape muna si Mami Yuki nyo. Medyo lumamig na nga. Gusto ko mainit-init. Sarap. Sarap niya, guys. Feeling ko, ano, bumalik ako sa, ano, Batangas. Ito yung iniinom ko sa Batangas, eh. Hindi na siya ganun kainit. Tama lang. Ang sarap niya. Pwedeng ano, pwedeng gawin nyo half lang, tapos fresh milk, tapos yelo. Okay na siya. So, alam ko na kahit papano, tansya ko na kung paano ko siya titimplahin. Hindi kakayanin to ni Nathan. Tatago ko na lang muna to. Tsaka na nila gamitin pag malalaki na sila. Sinanda ko ni Chloe, kundi babasagin lang nila to. Many, many minutes later.